Never talk to stranger. Ito marahil ang mga katagang kabiling-bilina ng ating mga magulang noong tayo ay mga bata pa. Mga taong hindi natin kilala na maaaring mabuti o masama ang hatid sa atin sa iba't ibang pagkakataon at panahon. Kamusta mga kaistorya? Samahan niyo ako sa isang kwento tungkol sa isang kaso ng pagkawala na maaaring mapayakap ka sa iyong minamahal ng mas mahigpit kaysa pangkaraniwan. Si Frank Edward Ed Ray ay ipinanganak noong February 26, 1921 sa LeGrand, California. Ang kanyang mga magulang na sina Frank Sr. at Mary Ray ay nagdesisyong sa Chowchilla, California, manirahan at doon palakihin ang kanilang anak. Hindi nagtagal ay nakatapos ng high school si Ed sa Chowchilla, ngunit hindi siya handang iwan ng lugar at ang kanyang pamilya upang ipagpatuloy ang kolehiyo sa ibang lugar, kaya't bumili na lamang siya ng lupa at nagsimula siyang magtanim ng mais at nag-alaga rin siya ng baka. Ngunit noong early 1950s, nagdesisyon si Ed na magbago ng karera, bagamat gusto niya ang kanyang ginagawa. Mas nais niyang mag-explore pa ng ibang trabaho na alam niyang makakatulong sa kanilang komunidad. Nag-apply si Ed bilang bus driver sa kanyang dating eskwelahan sa Chowchilla Local District kung saan siya naghahatid at sumusundo ng mga estudyante tuwing weekdays. Masaya si Ed sa bago niyang trabaho at nai-enjoy niya ang mga batang lahat ay magiliw sa kanya. Hanggang isang araw, isang pangyayari ang babago sa buhay ni Ed at sa bawat batang sakay ng kanyang bus. Alas 4 ng hapon ng July 15, 1976, habang minamaneho ni Ed ang bus na sakay ang 26 na estudyante mula Dairyland Elementary School pauwi ng kani-kanilang bahay mula sa kanilang summer class. Isang puting van ang nakita niyang nakaharang sa daan kaya't inihinto ni Ed ang bus sa pag-aakalang nasiraan ang van. Ngunit sa kanyang pagkabigla, isa-isang lumabas ang tatlong lalaki mula sa van na nakamas ng stockings. At isa sa mga ito ay tinutukan ng baril si Ed habang ang isa ay minamaneho ang bus at ang isa naman ay sumunod, dala ang van. Kilala ni Ed ang lahat ng kanyang sakay na estudyante dahil ang iba dito ay mga apo pa ng kanyang mga kaklase noong siya ay nasa high school. Nasa 5 hanggang 14 na taong gulang ang mga batang sakay ng bus habang ang pinakamatanda sa mga ito ay si Mike Marshall na anak ng isang rodeo cowboy. Itinago ng mga kidnapper ang bus sa Barandas Low, ang makitid na bahagi ng Chowchilla River kung saan nakatago ang isa pang van. Dinala ng mga kidnapper sina Ed at ang mga bata at naglakbay sila ng halos 11 oras bago nila narating ang isang quarry sa Livermore, California. Baka sa mukha ng mga bata ang labis na takot habang ang iba ay pilit nililibang sa pamamagitan ng pagkanta ang mga mas nakakabata na noon ay nag-iiyakan na sa labis na takot. Bandang 3:30 na madaling araw ng July 16, sa pilitang pinapasok sa nakabuong truck ang mga biktima kasama si Ed gamit ang isang hagdan. Sa loob ng truck ay may nakaimbak na tubig at kaunting pagkain at ilang mga kutsyon na iba't iba ang laki. Dinig nila sa loob na nagsisimula ng tambakan ng lupa ang ibabaw ng truck, kaya't mas lalong natakot ang mga biktima at nag-iiyakan na ang mga ito. Ang isa ay hinimatay pa dahil sa takot at init sa loob ng truck. Hindi naman malaman ni Ed ang kanyang gagawin habang inaalo ang mga bata dahil maging siya ay naiiyak na rin sa kanilang sitwasyon dahil alam niyang anumang oras ay bibigay ang bubong ng truck sa bigat ng lupang itinambak doon ng mga kidnapper at hindi niya ma-imagine ang kanilang kahihinatnan oras na maganap ang kanyang kinatatakutan. Sa puntong iyon, matapang na tumayo si Mike Marshall, ang pinakamatanda sa mga batang naroon at sinabi nitong hindi siya maghihintay na lamang ng kanilang katapusan sa loob ng truck nang hindi nila susubukang gumawa ng kahit anong paraan. Noon nila naisip na pagpatungpatungin ang mga kutsyon upang maabot ang bubong ng truck at simulan nilang pukpukin ito
gamit ang isang kahoy hanggang sa mabutas ang bubong, ngunit nilagyan pa pala ito ng pabigat na 2 industrial batteries na tig 100 pounds ang bigat, ngunit hindi nawala ng pag-asa si Ed at ang mga batang katulong niya. Binuhusan ni Ed ng tubig ang ulo ng mga bata upang makadama ng ginhawa kahit paano gamit ang natitira nilang lakas. Pilit nilang iniusog ang mga baterya upang makalusot silang lahat. At matapos ang ilang oras na pagsubok, sa wakas ay nagawa nilang maiusog ang mga pabigat at isa-isa niyang iniangat ang mga bata palabas ng truck. At matapos ang halos 16 na oras sa loob ng truck, sa wakas ay nakalabas silang lahat ng ligtas. Si Ed ang pinakahuling lumabas ng truck. Hindi nagtagal ay nagdatingan na ang mga pulis at labis ang pagkagulat ng mga ito nang makita ang sitwasyon at kung paano sila nakalabas ng truck ng ligtas. Ang anak ng may-ari ng quarry na si Frederick Newhall Woods IV na noon ay 24 na taong gulang ang prime suspect sa kidnapping dahil siya ang may hawak ng susi ng quarry at tanging may akses sa loob upang makagawa ng hukay para doon itago ang truck. Ngunit ito ay hindi niya kayang gawin na mag-isa kaya't sigurado ang mga pulis na hindi iisang tao lamang ang may gawa noon. Lumutang ang mga pangalan ng magkapatid na James at Richard Schoenfeld na noon ay nasa edad 24 at 22 dahil dati na silang nakasuhan ng carnapping na noon ay kasalukuyan pang nililitis. Agad na naiserve ang warrant sa 3 at narecover ng mga pulis ang mga baril na ginamit ng mga ito sa kidnapping, pati ang isang draft ng ransom note. Ngunit nakatakas na ang 3 na mga oras na iyon. Nahuli si Woods 2 linggo matapos ang krimen sa Vancouver, British Columbia, Canada, habang si James Schoenfeld ay nahuli naman sa Menlo Park, California, at ang kapatid nitong si Richard ay kusang sumuko sa mga otoridad 8 araw matapos ang kidnapping. Hindi nagawang makatawag ng mga kidnapper para sa inaasam na ransom demand na $5 million. Dahil na mga oras na iyon ay busy ang telephone lines ng Chowchilla Police Department sa media at sa mga magulang ng mga batang nawawala. Kinabukasan ay napag-alaman ng 3 na nakatakas na pala ang kanilang mga biktima. Ayon kay James Schoenfeld, na bagamat mayaman ang kanilang mga pamilya, sila ng kanyang kapatid na si Richard at si Woods ay baon sa utang, kaya't iyon ang naisip nilang paraan para mabayaran ang mga ito. Dagdag pa niya na kaya mga bata ang biniktima nila ay dahil madaling takutin ang mga ito at hindi nanlalaban. Teorya ng mga pulis na ginaya ng 3 ang detalye ng kidnapping na isinulat ni Hugh Pentecost na may pamagat na The Day the Children Vanished. May kopya ng librong ito ang Chowchilla Public Library kung saan may access ang lahat. Nag-plead ng guilty ang 3 para sa kasong kidnapping for ransom and robbery na ang sentensya ay habang buhay na pagkakulong nang walang posibilidad ng parol. Ngunit sa kanilang apila, nabago ito sa parusang life imprisonment with the possibility of parole. Nakalaya si Richard Schoenfeld noong 2012 habang si James ay nakalaya naman noong April 7, 2015. Samantalang si Frederick Woods ay kasalukuyan pa rin nakakulong. Samantala, dahil sa ipinamalas ng kagitingan, nakatanggap si Ed ng parangal mula sa California School Employees Association para sa Outstanding Community Service. Bago siya namatay noong 2012, dinalaw siya ng mga batang nailigtas niya mula sa kidnapping. At bilang pagkilala, ang February 26 ay idiniklara ng Chowchilla bilang Edward Ray Day.